guys, good morning. Once again, this is Autoboyson. So, nandito na naman tayo guys sa workshop para magbigay ng kunting kaalaman. Ngayon guys, may dinadiagnose tayong GMC Yukon. So, ang issue nito guys ay namamatay bigla yung makina, tapos blackout yung cluster. So, yung cluster panel, blackout yan. So, namamatay yung makina. So, kukonfirm natin yung makina na namatay kasi namamatay daw yung makina. Pero, kinonfirm natin, pinaandar natin yung sakyan, hindi pa natin makonfirm kasi hindi naman namatay din. Tapos, yung cluster, hindi rin nawawala yung ilaw. Pero, sabi ng may-ari, tinirik na daw siya dalawang beses. So, ngayon, i-check natin kung anong nagiging dahilan nito guys. Kung bakit namamatay bigla yung makina, tapos blackout yung nagba-blackout yung cluster. So ipapakita ko sa inyo guys. Gaya ng sinabi ko guys, nandito tayo sa sakyan, JMC, ginagawa natin. So salangan natin guys ng computer dahil hindi natin makonfirm yung sinasabi ng may-ari na namamatay daw, nagba-blackout. So, check natin sa computer, GM. Hanapin natin yung GM. So, nandito tayo, GM. Check natin kung may mahanap tayong fault code related doon sa sinasabing symptoms na binigay sa atin ng may-ari. So, check natin kung mayroon ba talagang fault code. Bigla daw lang to namamatay. So 2012 model light duty truck MPV, ito GMC truck 5.3 liters V8 Yukon guys, GMC Yukon. So ngayon titrace natin yan sa computer muna kasi kinumpirm natin guys, pinaandar natin ni road test, hindi naman namatay yung makina, hindi rin nag blackout yung cluster, ito hindi rin namatay yung mga ilaw dyan. Yung mga ilaw dyan, hindi namatay. Hindi rin na namatay yung makina. So, check natin to. So, automatic H-back. So, tingnan natin kung anong makuha nating DTC code dito para maibigay natin dun sa kayari dish radio. So, check natin. So, medyo papahirapan na naman tayo nito guys dahil ang issue, symptoms, namamatay daw bigla yung makina, tapos ang cluster, ito, blackout daw yan, pati yung radio, wala daw ilaw, hindi gumagana. So di natin alam kung anong nangyayari dito sa sakyan na to. Ito pa naman yung pinakamahirap hanapin, na umaandar siya, tapos pagka tumatakbo ka na, biglang mamamatay yung makina. Bigla rin mamamatay yung mga ilaw. So okay lang sana guys kung mamamatay yung makina. Kasi kung mamamatay yung makina, fuel pump yung pagdududahan natin yung guys. Nagka-cut off yung fuel pump. Ngayon problema, mamatay yung makina, pati yung ilaw, patay. So hindi natin maano kung saan yung nagka-cut off. Baka yung relay papuntang main fuse, o main relay, yung main relay at saka yung main fuse, yung possible na may dahilan dito na pagka-cut off. So kasi pagka mag-cut off yung main relay, so walang power papunta doon sa loob, lahat galing doon sa fuse box mayroon, pero papunta sa loob, papuntang interior o sa computer, wala. So, yun yung posibleng dahilan natin na ano, suspect sa natin at saka prospect natin pagtutuunan. So, mayroon dito na ano, engine control. Basahin lang natin ito. Yan, basahin natin. Trouble codes. Red codes. Pero hindi natin yan i-delete guys. Para may reference tayong i-print na lang natin. So, check natin yan sa engine control niya. So, current and history. So,
So control module, ayan, mayroon na siya. So control module, read only memory. So yan yung ano. So P06 01 00. So computer to guys, kung ganito nagka-cut off yung computer. So basahan natin sunod niyan, dito sa brake. Palagay ko nito itong brake, sumama lang to guys dahil nag-error yung ECU computer niya. Centering error, ayan. So sumama lang yan, steering position angle, yan kasi yung ano, mawawala yan, lalabas na DTC yan pagka nag-error yung computer. Ayan, sumama lang yan. So centering error, steering position center angle, yan. So check natin dito para may kopya tayo, yan. So front PCM indicated TCS malfunction. So yung PCM tinuturo, front steering position circuit. So ngayon kaya ano naman natin yung ibang ano module. So nandun na tayo sa brake, dito naman tayo sa driver dual, kasi minsan ito mag-error to guys. Kaya kanina pagkabukas ng pinto, diretso nagwawangwang. Passenger compartment lamp control circuit short to battery. Ah, okay lang yan guys, kasi ilaw lang dun sa ano, yung fault nyan. Tapos dito, titingnan natin dito kung anong ano makuha natin yung code nung ano ba yun, nakalimutan natin yung guys. Passenger compartment lamp, mirror power, wala rin yan. Okay lang yung ano na yan, fault sa passenger door switch. Passenger door switch, driver door switch. Parang may ano to, ah. Ano nga ba yung guys, tingnan natin uli yun. Kasi parang baka related yung guys doon sa wala. Hindi pala, puro mga ilaw to guys. So ngayon guys, ang nakita natin computer. So computer yung ano problema, nagka-cut off yung computer. So mayroon siyang ano. So check pa rin natin yung ano, yung tawag dyan, yung relay, main relay at saka yung main fuse. Baka yun yung bumibigay. So yun lang guys, i-update ko kayo guys nito. Pero prospect ko computer na to guys, kasi mostly ang dami namin pinalitan dito na computer pag ganitong code. Pero i-check natin yung main relay bago natin i-request yung computer. So once again, this is Autovision. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. Don't forget to like and share and subscribe. At saka pakipalo na rin guys yung FB page ko na Ubik Works TV. So magandang umaga guys.